Ano ang tunay na kaibigan? Pinalalabas niya ang magaganda mong katangian. Yung laging nandyan para sa'yo, kahit sa kagipitan. Sabi sa Kawikaan 18:24, mas malapit pa sila kaysa sa isang kapatid. Yan ang tunay na kaibigan. Mahirap makakita ng ganyang kaibigan. At kung ang laging nasa isip mo, magustuhan ka ng lahat, baka kung sino-sinong maging kaibigan mo. Kaya paano ka pipili ng kaibigan? Sabi nga, don't judge a book by its cover. Tumingin ka sa pagkatao niya. Yung mapagkakatiwalaan. Yung marunong magpatawad. Imbis na magalit, nililimot niya ang pagkakamali. Tandaan, di baling isa lang ang kaibigan mo, basta tunay. Kaysa marami nga, fake naman. Para makakita ka ng tunay na kaibigan, kailangan mong maghanap. Baka magulat ka, nandyan lang pala sila. Kailangan lang maging bukas ang isip mo. Pero wag carbon copy mo lang ang pipiliin mo. Pwede mong maging kaibigan yung ibang libangan o talent. Pwedeng mas matanda o mas bata kaysa sa'yo. Iba ang background o kultura. Ang dami mong pwedeng maging kaibigan. Pero ang tunay na mga kaibigan, may prinsipyo sa buhay. May kaibigan ka ba na niloko ka? Ichinismis ka? O siniraan ka? Hindi niya dapat ginawa yun. Kaya umiwas sa nakakasamang mga kaibigan. Ang habol nila, yung makukuha nila sa'yo. Pinipintasan nila ang pagsasalita mo, ang itsura mo, pati mga paniniwala mo. Hindi ganyan ang tunay ng mga kaibigan. Tanggap nila kung sino ka. Kaya pumili ng marurunong na kaibigan. Hindi lang yung maraming alam, kundi yung marunong sa buhay. May paninindigan sila at makikita yon sa kilos nila. Batay sa Kawikaan 27:17, may matututuhan ka sa tunay ng mga kaibigan. Tinutulungan ka nilang maging mas mabuting tao. Paano ka magkakaroon ng ganong kaibigan? Huwag mong asahan na sila ang unang makikipagkaibigan. Ikaw ang mauna. Gawin ang unang hakbang. Makipag-usap ka. Oops! Kailangan mo nga magsalita. Pero hindi puro tungkol sa sarili mo. Tanungin mo sila. At makinig ka. Makinig na mabuti. Pakikinig ang isa sa pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong kaibigan. Ano pang gagawin mo? Kailangan mong magsikap. Oo, magsikap. Magsikap ka para lumago ang pagkakaibigan nyo. Maging kaibigan na tapat. Hindi nagkikimkim ng galit. Hindi nang iiwan. Kahit sa kagipitan. Kung ganyan ka, lalago ang pagkakaibigan nyo. Sabi sa Filipos 2:4, itoon ang mata hindi lang sa sarili, kundi sa kapakanan din ng iba. Ang pagpapakita ng interes sa iba, yan ang tunay na pagkakaibigan. Alam mo, marami ka pang makikilala. Nasa sayo kung sinong pipiliin mong mga kaibigan. Maging matalino sa pagpili. Pumili ng tunay na mga kaibigan.